Well, you know, I would like to commend and congratulate each and every officer, men and MVP of the team NCRPO led by your school. For example, especially on the aspect of anti-criminality, anti-legal drugs, anti-terrorism, and lalong lalo na yung ating pinarayosyaisman for the past 1 year yung ating mga most wanted person. So, the operation conducted by the Philippine team in Germany led to the successful and prison order index, making the NCRPO as one of the safest regions as per assessment po ng ating national headquarters. So, isa po yan sa ating pinagmamalaki na under our leadership kahit papaano napanatili natin na maghiwasay at tayo yung kitchen order po sa ating kabuo kamay lang. Yes, sabi ko nga po kanina sa mga officers at mga senior NCOs, let us continue the mentor, let us be mentors and continue to guide our men on the ground. So, kasi alam niyo kung minsan, yung ating mga NGOs, yung ibang officers din natin, yung officers na medyo nakakaralay ng damdamin, especially yung mga pressing issues ngayon, wherein kung makikita natin ang mga ibang tropa natin, yung talagang lumit na lumit sa utang. No? And kung titignan mo yung reason, medyo matatawa ka na malubong po siya. Kasi nga, sabi ko nga, kaya naman natin iwasan. Kaya nga sabi ko kanina, reminder sa ating mga kapatid sa servisyo, let us continue to be big brothers, fathers, and sisters to our men in uniform, lalo-lalo na sa mga nakababasa natin. Napangko sa sabon, kanina din napanggit ko ninyo, napapor kayo doon sa pataan, pagkatanggal na yung sabon na ito, na hindi talaga nakakabuti, lalo-lalo na sa piso na mga kapatid sa atin o meron man involved dito. Ano sa inyong sabon? Yes, mga una, we have a Senate meeting last week and actually Senator Bato suggested for the temporary staff. I know that this is a taking down for the government, but because of the undue disappearances of several people, I think it's already 31 or 32, and medyo alarming yan. And hindi lang po yun, yung mga disappearances ng mga sabongero o ng mga master agents, kundi lalong-lalo ng heat effects no, na idinulot hindi lang po sa ating mga men in uniform, kundi lalong-lalo sa mga kabataan. Kasi sa alam nyo, sa totoo lang, ang dami na pong nalulong na men in uniform. Ano? And dito lang, sana under sa akin, ilan dito ang nahuli at gumawa ng kabalbalan dahil nga dyan. No? Marami ang nagkaroon ng utang at gumawa ng pang-holda at yung ano-ano na hindi naging maganda para sa lahat. Actually, I'm applying for a higher position. I just hope that the appointing authority will be granting that to us. That is in preparation, hindi lang dun sa retirement. Siyempre, alam nyo, I'll be retiring in less than 2 years. Ano. So, bigyan po natin ang pagkakataon yung mga ibang officers, lalong-lalo na rito sa NCRPO, para naman magkaroon ng mas challenging na trabaho. Ano, so, napakalaking bagay po itong NCRPO na nahawakan natin dahil lalong-lalo na yung sabi ko nga, yung disiplina po ng tao at saka yung implementation po ng prison order, medyo malaki po yung pinagbago. Okay, so sana whoever will be sitting as the next RD of NCRPO, hopefully that I will be given a position higher than this, sana mas masustain nila o may pagpatuloy po yung mga magagandang programa na nagsimula natin. Characteristic, dapat ba mas matapang pa sa'yo? Siguro in a way, alam niyo kung minsan kasi pag medyo malamya yung nakaupo dito, some people or some group or personalities will take advantage of it, no? Especially kung medyo makikita nilang nasobrahan ka ng bayad, yung iba rito is taking advantage of it.
Wala pa naman. Wala pa naman. Pero so far, naka-1 taon na rin siya sa kanyang liderato dito sa NCRP.